Hello everyone and welcome back. This is Dr. Edward Padama at ngayon pag-usapan naman natin ano yung mga madalas na tanong sa online defense at paano ito dapat sagutin lalong-lalo na sa panahon na online pa rin ang mga classes natin. So bago magkaroon ng tinatawag nating face-to-face class or yung conventional way of teaching, gagawin pa rin natin itong nakasanayan natin sa ilalim ng new normal ng pagkoconduct ng klase, at kasama na dito ay yung paggawa nitong defense natin. So papaano ba ginagawa itong online defense at ano yung mga tanong na pwedeng lumabas dito sa mga online defense ninyo, kasama na dito kung papaano ito dapat sagutin. At kung mapapansin ninyo ay gagawin natin ito dito sa pamamagitan ng paggamit ng Taglish na lengguwahe para mas madaling maintindihan ng mga nakikinig sa atin, both students and teachers. Kasama na dito yung mga estudyante sa junior high school, senior high school, college, graduate school, at ulitin natin, pati teachers ay pwedeng gamitin o magamit ito sa pagtuturo ng research. Kasama na din, pwedeng maging gabay ito o guide ito sa pagkoconduct nila ng defense ng kanilang research. So ito pong mga tanong na ito ay ginagamit doon sa tinatawag nating defense ng research proposal. Research proposal po ang tawag natin kapag ang research ninyo ay mula doon sa tinatawag nating chapters 1 to chapter 3. So wala pa tayong tinatawag nating chapter 4, presentation, analysis, interpretation of data, chapter 5, summary findings, conclusion and recommendation. Itong dalawang chapter na ito ay nagiging hudyat, nagiging signal. Pag gumawa na kayo ng chapter 4, sinimulan nyo na ang chapter 4, ini-implement nyo na yung inyong study. So, nandyan yung magsisimula na kayong mamigay ng instrument. So, ibig sabihin, bago mag-chapter 4 to chapter 5, dapat hanggang sa research instrument na gawa na ninyo. So, ulitin natin, ito yung mga posibleng lumabas na tanong doon sa inyong online defense at kung ano yung pwede nyong isagot dito sa mga tanong na ito. Ulitin natin, hindi nyo pwedeng ibigay ang isang bagay na hindi nyo alam. So, kailangan alam ninyo, familiar kayo, merong kayong kahit na yung technical knowledge lang nung research ninyo. Hindi lang yung laman, pati yung iba't ibang bahagi ng research. So, ano yung mga parts ng research ninyo para kapag nakakita kayo, naka-encounter kayo, o nakarinig kayo ng tanong during your defense na may kinalaman doon sa part na yon, alam ninyo kaagad, sasabihin nyo kaagad sa panel, sir, ma'am, on this part of our research, like our significance of the study, makikita nyo po doon na naka-indicate. So depende kung anong lingwahe ang ipapagamit sa inyo during defense, whether Taglish, Tagalog, or English. Okay? Pero at least alam ninyo kung saan ninyo dapat hugutin. Never, unang tip natin, never, wag na wag kayong magbibigay ng sagot nang walang kinalaman sa ginagawa niyong research, nang hindi nakalagay sa research ninyo. Magkakaroon kayo ng problema kapag ganon ang naging paraan ng pagsagot ninyo. Ulitin natin, lahat ng sagot ninyo dapat manggagaling sa manuscript ninyo. Kung meron man kayong idadagdag, make sure that it is related or relevant to the study being conducted. But my advice, huwag na kayong lumihis kung ano yung nakasulat doon sa study ninyo. Okay? Basic general rule, rule of thumb, huwag kayong magdadagdag ng hindi kasama sa research o sa manuscript ninyo. Simulan na natin. Number one, what motivated you to conduct or choose the study? Very, very common question. Palaging lumalabas na tanong yan. Pwedeng yan yung pinakauna, pwedeng minsan pangalawa, pangatlo, pero itinatanong yan. Ano ang naging dahilan at ito ang pinili ninyong research? Ito ang pinili ninyong problema. So, pwede nyong sagutin yan sa pamamagitan ng pagpunta. Sabi natin kanina, di ba, dapat kahit papano, alam nyo yung iba't ibang bahagi ng research ninyo. Pumunta lang kayo doon sa rational of the study ninyo. Nasaan yung rational of the study? Rational of the study is located at the last paragraph of the introduction. Ano ang laman ng rational of the study? The reason
Nakasulat doon sa paragraph na yon. So, bago kayo mag-defend, siguraduhin ninyo na meron naka-indicate na rationale of the study sa huling talata ng introduction ninyo bago mag-significance of the study. So, ulitin natin, ano dapat yung makikita dito? Nakalagay dito ko yung argumento ninyo kung bakit itong pinili ninyo. Pwede nyong sabihin na dahil po ang mga respondents namin ay mga kapwa namin estudyante na naapektuhan, kaya ito po yung naging dahilan ng pagpili namin dito sa aming research. Pangalawa, pwede nyong sabihin dahil napapanahon po itong problema na ito, kaya ito po yung pinili namin. Napapanahon at ang mga apektado ng problemang ito ay kagaya po namin mga estudyante. So that is already a strong rationale. Malakas na dahilan na yon para sabihin niya na, okay, good. That is a sound justification ng rationale of the study ninyo kung bakit itong pinili ninyo. So maliwanag po yon. Number one. Number two, what is the background of the study? Anong pagkakaiba ng introduction and background of the study? Ang introduction is a brief overview of your research. Okay? Kung bakit kayo nag-conduct ng research. Tapos, medyo pahapyaw lang na pagbanggit doon sa tinatawag ninyong problema. Pagdating sa background of the study, ang laman na ng background of the study ninyo ay ito. Ang focus na niya is the problem or the issue being investigated. So, pwede niyong sabihin kung kailan nagsimula yung problem. Introduce your problem first. Ano yung problema? Kailan nagsimula? Saan nagsimula? Ano yung naging development? Sino yung apektado? Sana nakuha niyo yun. So, ulitin natin sa background of the study ninyo. Sa background of the study ninyo, focus on the problem or the issue being investigated. Namely, the following. Number one, ano yung issue? Ano yung problema? Number two, saan nagsimula? Kailan nagsimula? Ano yung evolution niya? Yung development niya? Sino yung apektado? Okay. So, I hope you were able to get that. Okay? Yun lang yung mga magiging laman ng sagot ninyo na may kinalaman kapag ang itinanong ay discuss or briefly discuss the background of your study. Next, number three. Dito naman, How is your theory or concept relevant to your study? So, pwede ding itanong dito, ano ang theory na ginamit niyo? Pwedeng theory, pwedeng concept. Ano ang theory na ginamit niyo? And then, ipapapaliwanag sa inyo, papa-explain sa inyo, anong kinalaman nitong theory dito sa ginagawa niyong research? So, palagi niyong ipapakita sa panelist niyo, ano ang kinalaman nitong mga iba't ibang bahagi na ginagamit ninyo, kagaya ng citations, kagaya ng theories dito sa research na ginagawa ninyo. So, itatanong talaga yan. So, ulitin natin, tinanong, ano yung theory na ginamit ninyo? So, paano nyo sasagutin? Ganito lang, present nyo yung theory. Present the theory by presenting the following. Yung title, yung author, yung idea, tapos yung relevance. Ano yung sinasabi nating relevance? Anong kinalaman niya doon sa research na ginagawa ninyo, sa issue na ginagawa o na iniimbestigahan ninyo sa inyong research or doon sa problema ng inyong research. Okay, madali lang kasi yung unang tatlo. Present yung title ng theory, yung author ng theory, yung idea ng theory. Tungkol saan ba yung theory na yan? Halimbawa, ang gagamitin ko ay Multiple Intelligences Theory. Yun yung title. Sino ang author? Si Howard Gardner. Okay. Ano yung idea? According to this theory, there are several types or classifications of intelligences. Oh, di ba? Ganun lang kasimple yung idea. Present nyo yung pinaka gist, ibig sabihin yung pinaka focus ng idea. And then anong kinalaman nito? Discuss niyo. Since our study is about the academic performance of the students being investigated, we chose this study because we believe that, i-justify na ninyo, it has something to do with the different types of intelligences in the academic life of a student. Okay? O, parang justification din yan. Establish nyo lang anong kinalaman ng theory na yan doon sa research na ginagawa ninyo. Okay? That's number three. Number four. How did you formulate your SOP?
kailangan malaman ninyo itong relationship ng tatlo. Yung problema, sabi natin, dito nagsisimula yung research ninyo. You identify the problem or the issue. Okay, alam na ninyo kung ano yung problema. Mula dito sa issue na ito, dito nyo huhugutin yung formulation ng research title. Okay, dito sa research title na ito, dito kinukuha yung formulation ng SOP. Ang SOP ninyo ay may dalawang bahagi. The general problem and the specific problem. Okay, yung general problem ninyo, mula dyan sa research title, ano ba yung problema? So, this study will investigate the effectiveness of ganito, ganyan, ganyan. O, general problem yun. Specifically, it will investigate, it will try to answer the following. Kasi, ang specific problems ay nasa form na ng questions. Patanong yan, patanong. Okay. So, balik tayo dun sa tanong ng ano ng panel. Papaano nyo ginawa yung specific problems na yan? So, sabihin nyo lang ganito. The specific problems were formulated. Ginawa po namin yung specific problems para matulungan, to help, answer. Para matulungang masagot yung aming research. Lahat po ng mga specific problems na nakalagay dyan ay magiging kasagutan o makakatulong sumagot doon sa aming research problem. So, yan yung relationship nila. Nagsimula sa problema, nag-formulate ng title, finormulate yung general problem, specific problem. Itong specific problem, pag tinanong kayo, ay makakatulong para masagot yung problema ng inyong research. Ganun lang siya kasimple. So, anong sasabihin nyo? Sir, ma'am, dear panelist or distinguished panelist, the specific problems were formulated to help answer the general problem of the research or the issue at hand. Ganun lang. Okay? So, dapat yung mga specific problems ninyo, totoo nga na talagang makakatulong sumagot doon sa general problem ninyo. So, you have to double check na talagang meron nga silang kakayanan masagot yung problem ng research ninyo. So, that's number 4. Number 5, ang tanong naman, what is the importance of your study? Ano ang kahalagahan ng inyong research? Meron tayong bahagi ng research na pwede nyong gamitin para dyan. At ito yung tinatawag nating significance of the study. Ito, significance of the study. Ang laman ng significance of the study are the beneficiaries of the study. So, ano yung kahalagahan ng research ninyo? This study will help the following beneficiaries. Tapos, saka nyo enumerate sino-sino yung mga beneficiaries ninyo, sino-sino or ano. Kasi pwedeng tao, pwedeng institution, pwedeng organization, pwedeng community. So, pag sinabi nyo sa mga students po, ito po yung magiging kahalagahan nila. Ito po yung maitutulong ng aming study sa mga estudyante. Sa mga magulang, ito po ang maitutulong nito sa mga magulang. And so on and so forth. Okay? Depende kung halimbawa sinabi na ng panel na, okay, thank you. Pag ganon, hinto na kayo. You don't need to recite everything. Okay? So that's number 5. Number 6, what is the limitation of your study? Ito, obviously, meron kayong part ng research na tinatawag nating scope and limitation. Pero ang tanong, ano ba ang limitation? At ano ang pagkakaiba nila dun sa tinatawag nating delimitation? Sa ibang video ko, sa YouTube channel natin, pinaliwanag ko yung pagkakaiba ng tinatawag nating limitation and delimitation. So, gamitin natin ito. Limitation versus delimitation. Pero ang tinanong sa inyo, what is your limitation? Pero, sabi nga natin, hindi nyo pwedeng ibigay ang sabagay kung hindi nyo alam. So, kailangan alam nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Pag sinabing limitation, ito yung mga bagay na hindi na isama dahil sa mga pangyayari na hindi nyo kontrolado. Hindi nyo na isama sa inyong study dahil sa mga pangyayaring hindi nyo kontrolado. Beyond your control. Kaya wala kayong nagawa kundi hindi ito isama. Ano itong mga dahilan na meron kayong mga hindi na isama? Kulang yung resources, kulang yung oras. Diba? Yung pandemic. Oh, so, this will be part of yung tinatawag nating limitation. Dahil sa pandemic, dahil sa new normal, hindi po namin na isama lahat ng mga estudyante.
Ito po ang isa sa limitation ng aming mga research. Okay? Pag sinabi naman delimitation, ito yung mga bagay na hindi nyo isinama, kayong nag-decide, hindi kagaya dun sa limitation, wala kayong magawa. Sa delimitation, kayo ang nag-decide dahil sa mga bagay na justifiable. Ibig sabihin, meron namang bigat, meron dahilan para hindi isama ito. Okay? So, ano-ano itong mga bagay na ito? So, pwedeng ulitin natin, pwedeng maging dahilan dyan ay yung oras, kapos kayo sa oras, kaya hindi nyo na naisama lahat ng mga respondents na dapat yung gamitin, pero hindi dapat ganun na kasi dapat pinaplano yan. Pero ang konsepto ng delimitation ay yung mga bagay na hindi nyo na isinama dahil sa mga bagay na may dahilan naman, justifiable or reasonable. So that is the difference between limitation and delimitation. I-present nyo lang yon. Ano yung limitation ng study ninyo? Saan yung kukunin ito? Doon pa rin sa bahagi ng scope and limitation na makikita sa chapter 1 ng inyong study. Okay, next. Research gap. Palaging naririnig yung research gap na yan. Ano ba yung research gap? Ano ba yung pwede maging tanong dito sa research gap? So, balikan natin yung question number 7. Is there an existing research gap? Pag ganyan ang tanong, ang sagot lang is yes or no. So, pag sinabi niyong no, ang ibig sabihin nun ay parang walang bago sa research niyo. Or kung yes naman, nagawa na siguro sa iba pero first time pa lang gawin sa inyong school, sa inyong institution, sa inyong community. So, may research gap pa rin. So, ganun yung sasabihin dapat. Ang research gap is defined as mga tanong na hindi pa nasasagot ng ibang research. So, halimbawa, ulitin ko, sa eskwelahan ninyo, wala pang gumagawa nito, pero nagawa na sa iba, may research gap pa rin sa eskwelahan ninyo kasi hindi pa nagagawa. Okay? Ang research gap ay pwedeng ma-verify sa pamamagitan ng pag-check doon sa tinatawag nating literature and studies. So, kung dadaanan ninyo yung mga yung chapter 2 ninyo, ayan. Sa related literature and studies ninyo, makikita nyo dyan, meron na bang gumawang ibang research na kapareho ng research ninyo, na kaparehong lugar? Dahil kung meron, parehong issue, parehong problem at parehong lugar, hindi nyo na dapat ginagawa yung research na yan. So, hindi nyo na kailangan gawin kasi nagawa na. Okay? So, wala nang research gap. So, kung wala pa, dito nyo makikita ngayon. Kapag ito ay nasagot, ano yung pwedeng idagdag na kaalaman doon sa existing knowledge o doon sa kaalaman na meron na yung eskwelahan na yon? Mag-i-improve ba ito? Okay? Yun yung purpose ng tinatawag nating research gap. Number 8. Yung pang-8, anong method and technique na ginamit ninyo? So, ito ay makikita sa chapter 3 ng inyong research. Ito, chapter 3. Method and technique used. Present nyo lang yung method. So, anong method na ginamit ninyo? Halimbawa, quantitative is a method. Quantitative method. So, sabihin nyo lang, the method used in our study is quantitative method. And then, the technique or the design used is descriptive. Okay? So, yun lang. Parang kinukwento nyo lang ano ang method na ginamit, quantitative. Ano ang technique na ginamit sa research design ninyo, which is descriptive. So, pwedeng descriptive design. Ano yung sasabihin nyo. And then, you present the definition. Ayan. So, sabihin ninyo, include ninyo dyan, ano ba ang quantitative? Saan ginagamit ang quantitative? Ano yung descriptive? Saan ginagamit yung descriptive? Okay? So, basically, ito lang yung ipipresent ninyo kapag tinanong kayo anong method na ginamit, anong technique na ginamit, or yung research design na ginamit ninyo. Okay? Wala. Kasi kapag pre-present nyo na yung definition, nandun na yung justification. Pag binigay nyo yung definition, nakalagay na ito ay ginagamit kapag ang research nyo ay ganyan. Automatic yon, nandun na yung justification ng research ninyo. So, kung tatanungin nila kayo, bakit ito ang ginamit ninyo, balikan nyo yung definition. Kasi po, according sa definition, ito po ay nababagay gamitin kapag ang research ay ganito. Okay, so that's number 8.
method and technique used. Number 9, who are the respondents of your study? So number 9, pag sinabi natin respondents of your study, sila yung pagkukuhaan nyo ng data. Sila yung panggagalingan nyo ng data. Sila yung source ng information. Okay? So, sabi, describe ninyo eh. Sino ba ang respondents ninyo? Describe lang ninyo. The respondents of the study, usually nasa title, are the students or selected students of, tapos pangalan ng school. Okay? I-describe nyo lang. Hindi pinapa-justify sa inyo. Hindi tinanong, why did you choose your respondents? Hindi ba? So, it is also important, mahalaga din, na pakinggan ninyo kung ano yung tanong. Kung ano lang yung tinanong, yun lang ang ibigay ninyong sagot. Kung tinanong naman kayo, bakit sila ang pinili ninyo? Because in the title of your research, sila yung naka-indicate na respondents kasi sila po yung directly na gumagawa nitong may kinalaman sa problema. Alibaba, problema ay may kinalaman sa paglalaro ng mobile games. Itong mga estudyante na ito ang pinili po namin kasi karamihan po sa kanila o lahat po sila ay naglalaro ng mobile games. Okay, ganun yung justification na sinasabi natin. Okay, that's number 9. Number 10. Discuss the population and sample of the study. Ulitin natin, kailangan alam ninyo kung ano yung pagkakaiba nitong mga terms na ito. So, population and sample. Discuss the population and the sample of the study. Number 10, population and sample. Pag sinabi natin population, ito yung kabuuan, yung totality. Pag sinabi natin sample, ito yung mas maliit na grupo na kinuha ninyo sa population. Dahil masyadong malaki ang population ninyo, kumuha lang kayo ng tinatawag nating sample. So, halimbawa, ang population nyo is 10,000. Napakalaki! Napakalaking population ng 10,000. So, ang gagawin ninyo, kukuha lang kayo ng sample. Okay? Yung kinuha ninyo, so, halimbawa, 10,000 ang inyong 10,000 ang inyong population. If I'm not mistaken, nasa 375, I think, close to that number, ang sample kapag kinumpit ninyo. So, itong mas maliit na tinatawag natin ay yung tinatawag nating sample. Okay? Pag tinanong naman o sinabing sample size, papaano nyo pinili itong 375? So, halimbawa, yan yung sample size na na-compute. Pwede nyong sabihin by using Slovin's formula or Rousseff calculator. Ang Rousseff calculator ay online. Available po yan. All you need to do is to enter the total population. And then automatic, makukuha nyo yung sample size. So, ang gagawin ninyo, ang isasagot nyo lang, ipaliwanag nyo yung proseso. Sir, ma'am, we opened a Rousseff calculator online. We entered the total population. And then after that, we arrived at the sample size of 375. So, ganun lang. Paliwanag ninyo. Ulitin natin, depende kung anong lingwaheng pinapagamit sa inyo, kung Tagalog or English. Okay, so that's population and sample. Malapit na tayo. Number 11. How did you choose the sample of your study? Itong number 11 naman ay iba pa rin. Ibang population, iba ang sample, ibang sample size, at iba din yung tinatawag nating sampling method. Sampling method ay paraan ng pagpili. Kaya, yung 375 na sample size, papaano nyo pinili doon sa 10,000? So, may mga sampling method dapat na nakasulat dyan sa chapter 3 ninyo. Sa chapter 3 makikita yan. Yung mga halimbawa nitong sampling method natin is simple random sampling. Okay? Karaniwan, yan yung ginagamit. Simple random sampling. Okay? Meron din kasing ibang non-probability at probability sampling. So, dun sa non-probability, you have convenience, you have purposive, at marami pang iba. Dito naman, this is probability sampling, so simple random sampling. Meron kang number na kailangan mong kunin mula dun sa total population, pero yung paraan ng pagkuha mo ay random. Ano yung random? So, walang pattern, walang sequence, walang organization. So, lahat ng 10,000 na pangalan, lalagay mo sa isang lalagyan, tapos bubunot ka ng 375. So, ipapaliwanag mo ito. Kasi ang tanong, papaano, yung number 11, balikan natin yung tanong, how did you choose the sample of your study? Sir, we used simple random sampling. Tapos, pag pinadiscuss, ano ang simple random sampling, paliwanag ninyo.
Sir, we wrote all of the names of the students. Sinulat po namin lahat ng mga pangalan ng estudyante. Nilagyan po namin sa lalagyan. And tapos kinuha po namin yung sample size kung ano po yung lumabas sa computation. Yun yung tinatawag natin sampling method. At yung paraan, ikukwento nyo lang ulit. Okay. Next, number 12. Number 12, what instrument did you use? Anong instrument ang ginamit ninyo? So, ang instrument ay yung paraan na gagamitin ninyo para makapag-gather kayo ng data, para makakolekta kayo ng data. And usually, ang instrument ay ano? Karaniwan, ang instrument ninyo ay in the form of a questionnaire. Okay? So, i-present nyo lang. Ang tanong lang naman eh, ano yung research instrument ninyo? Sir, ma'am, we use the questionnaire or survey questionnaire o ganoon. So, tapos kapag pina-justify bakit questionnaire ang ginamit ninyo, bigay nyo ulit yung definition. So, it's important na makuha nyo yung definition niya kasi from the definition, ulitin natin, karaniwan nandiyan na yung justification, description, and at the same time, the justification na relevant itong ginagamit yung instrument sa research na ginagawa ninyo. So, pag nabasa nyo yung definition, may kinalaman ba yan doon? Bagay ba yan dyan sa research na ginagawa nyo? Yun na lang yung kailangan nyong i-establish. Ang, diba? So, sabihin nyo, ma'am, we used questionnaire as our main instrument because according to the definition, ganyan, present yung definition, and this is the most appropriate instrument for our research. Okay, next! We are already on the last question. Yung panghuli po ay tinatawag nating how do you plan to gather your data? Ulitin natin hanggang chapter 3 lang ito. So, ang chapter 3 ninyo ay hanggang doon sa tinatawag nating method and technique used. Okay? So, ito yung mga ulitin natin probable questions na pwedeng lumabas. Paano nyo planong i-gather yung data ninyo? Now, lalong-lalo na sa new normal natin. Ano-ano ba yung paraan? Focus on the concept ng online. Okay? So, ano yung mga paraan na pwede nyong gamitin? Number one, pwedeng Google Documents. Sabihin nyo, ma'am sir, we utilized Google Forms and created questionnaires using this and then we distributed this, the link online to our respondents. Or kung meron kayong interview, sabihin nyo, gumamit kayo ng video applications. Okay? Ano-ano itong mga video applications ninyo? Kagaya ng Google Meet or Zoom. Okay. Google Meet or Google Meeting or Zoom. Okay. So, ganyan lang, ipipresent nyo lang. Ulitin natin, it is important that you listen to the question para kung ano lang yung itinanong sa inyo, yun lang ang sasagutin ninyo. Obviously, hindi na itatanong bakit yan ang ginamit ninyo. Kasi, sagutin ninyo because it's because of the new normal, dahil po sa kalagayan natin ngayon at hindi pa pwedeng face-to-face, kaya ito po yung mga paraan na ginamit namin. Okay? So, kapag ito ay naipaliwanag nyo na maayos, walang dahilan para magkaroon ng problema ang inyong research defense. So, good luck sa inyong lahat and I know you will be able to successfully defend your research. Just make sure you review the content of your research. Balikan nyo lang, pag-aralan nyo, basahin ninyo, and then balikan nyo ulit itong mga tanong natin at kung papaano natin na pinag-usapan na dapat yung sagutin o yung paraan ng pagsagot ninyo dito sa mga tanong na ito. Stay safe everyone and I believe that you would be able to successfully defend your research. God bless and see you on our next video. Bye!